Kahapon, nasa Capitol Hills ako dyan sa Quezon City. Merong isang engineer na nagko-consult sa akin tungkol dun sa recommendation ng kanyang CPA o yung kanyang accountant. Sa akin parang nakakainis yung recommendation. Ito kasi yung scenario ng engineer. Bumili siya ng property, condo units na ginawang condotel diyan sa may malapit sa airport, diyan sa Paranaque, Pasay, ano. So, hindi pa niya bayad yung unit. Nagulat siya, kumikita na to ng 200,000 dun sa first year. Kasi first year niya lang last year eh. So, expected daw, yung property na yon ay kikita ng 400,000 this year. Since hindi sana yung engineer na makatanggap ng extra income, natatakot siya sa BIR. Sabi niya, natatakot ako sa'yo. Natatakot ako, Mr. Maestro. Kasi lumalaki yung income ko. Baka habulin ako ng BIR. Pag-usapan natin yung takot sa BIR later on sa susunod na video. Ano? Ang recommendation nitong CPA accountant na ito ay ibenta na lang yung property para wala na raw problema. Ikaw na nakikinig sa akin, ikaw na nanonood sa akin, ano ang opinion mo dun sa rekomendasyon ng accountant? 1, 2, 3. Unang-una, gusto kong kutosan yung accountant. Bakit mo ibebenta ang income producing property? Doon nagdadala sa iyo ng 200,000 a year, ibebenta mo. May potential na maging 400,000 a year. Ganito po ang pagdedesisyon kung anong property ang ibebenta niyo. Yung income producing property, huwag na huwag niyong ibenta. Income producing nga eh, hindi ka nga nagtatrabaho, dumadating yung pera eh. Pangalawa, yung property na nag-i-increase exponentially yung value, hindi binebenta yan. Eh sir, Mr. Maestro, ETM, ano yung binebenta? Number one, tingnan mo ang government, ano binebenta ng government? One, yung property na mataas ang administrative expenses. Mas malaki yung administrative expenses dun sa kita. Mas malaki ang administrative expenses doon sa increase o value ng property, increase ng value ng property. Binebenta yan. Number two na binebentang property, non-performing asset, NPA. Di ba yan ang sabi ng gobyerno sa atin? Nababasa natin yan. Ipinagpapaalam ng gobyerno sa atin yan sa pamamagitan ng mga news na yung non-performing assets binebenta. Kaya yung mga CPA, ito po ang payo ko sa inyo, sumama kayo sa grupo ng ETM. Meron akong business opportunity proposal sa inyo. Magkakaroon kayo ng sarili ninyong negosyo, sarili ninyong opisina, at suporta mula kay ETM. Magpapaloan po ako ng 1 million worth of training sa inyo. Magpartner tayo. Naghahanap ako ng business partner. Hanggang sa muli, susunod nating topic, very essential, very relevant. Salamat sa inyo.